Hindi porkit mga karamihan ng mga kababayan natin na pumunta ng bansa ninyo, nangangamuha, nangangatulong. Ganun na ba kaliit? Lahat na ba ng mga Pilipino, ganun ang tingin mo sa kanila? Masyado na maliit? Umayos ka. Kung ako ang nakaharap mo, iwang ko lang kung di kita imudmud ang pagmumukha mo sa kalsada, piste ka. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. At bago ang lahat, don't forget to like and subscribe this my channel. Guys, nandito naman kayo sa aking daglig para pag-usapan naman natin yung mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin. Saan man sulok ng bansa, saan man sulok ng mundo, especially po sa mga kababayan natin OFW. Guys, ito, bago lang itong post sa social media, itong pag-uusapan natin, hindi ko lang talaga mapigilan yung aking galit. Galit talaga, ako nabubushit talaga dahil dito sa video na to na isang Chinese national na nandito sa Pilipinas na masyado siyang nagsisiga-sigaan dahil lang sa wala siyang ID, tapos sa hamak-hamakin niya na yung ating kahubayan, yung delivery boy. Panoorin niyo itong video guys, panoorin yung video. So ayan na nga guys, sumaisang tayong kababayan na pinagtanggol yung kababayan natin dahil nga sa yung Chinese, wala siyang ID na may pakita, so kailangan yun siguro pa-deliver sa o whatever dun sa lalaki. Tapos hamak-hamakin niya na yung kababayan natin, tatas-tasan niya na ng boses, di ba? So nakakabwis lang isipin na gaganunin tayo sa sarili nating bansa ng isang dayuhan, samantalang yung mga kababayan natin sa kanila is ko parang mga aso na sunod-sunuran sa gusto nila. Diba? So pasintabi na po sa mga nakakakilala sa akin ng mga Chinese, especially po dito sa trabaho ko. Kahit pa paano, mayroon po ako dito mga kakilala. So mga naging mga kaibigan na rin ng mga Chinese. Hindi naman sila ganun. Mabait naman. Ang nabubusit lang ako dito, dyan sa babae na yan sa video. Ang taas pa ng busis niya. Diba? So buti na lang mayroon tayong kababayan na ipinagtanggol yung kababayan natin. Sinasabi niya doon na kailangan mo sumunod kung ano ang batas na mayroon tayo. Di ba? Kailangan nga ng ID. Iwala sang may pakita. Tapos tataas-taasan niya na ng busis. Doon kayo sa bansa nila, gawin kaya yan ng Pilipino? Tignan mo. Di ba napakalaking insulto? Hindi porkit nakikipagkaibigan sa inyo ang aming presidente, kaya nyo na gawin yan sa lahat ng mga Pilipino. Mga buisit kayo. Buisit ka, babae ka. Ang sarap mo imudmud sa kalsada, piste ka. Diba? Ang dugo ko kumukulo sa'yo sa sobrang buisit ko sa'yo. Pasintabi na po sa lahat ha, kasi talaga ako nabubuisit dyan sa babae na yan. Kasi isipin mo, sariling bansa na natin, sariling bansa na natin, gaganyan-ganyanin pa tayo ng dayuhan? Ano yun? Anong tingin nila sa mga Pilipino? Di ba? Ganun na ba kaliit? Ganun kaliit ang tingin nila sa mga Pilipino? Para ganun-ganun din sa sariling bansa? Di ba? Nakaka-bullshit lang. So guys, kayo lang humusga dyan kung mali ako sa mga sinasabi ko. Dahil ako talaga nabubuisit sa ganyan tao. Diba? Isamantalang yung mga kababayan natin, pag pumunta sa bansa nila, sinasamba-samba sila. Hindi ka pwede mag-wala-wala doon ng ganyan, magtaas-taas ka ng boses, taasan mo ang boses, baka ipakulong ka. Palibasa, napakaluwag ng batas natin, napakaluwag, kaya nila ganyan-ganyanin. Diba? Nasaan ang ano? Kaya panawagan ko Mr. President ng bansang Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa asal ng ganyang tao, ng ganyang
ganyan-ganyanin yung mga kababayan mo, ganyan-ganyanin ng isang dayuhang Chinese na yan. Diba? O kahit sabihin na natin, may mali yung lalaki. Sabihin na lang natin na mali yung lalaki. Ganunin mo ba? Taas-taasan mo ng boses? Duruin mo yung kababayan natin? Diba? So napaka-unfair na nangyayari sa bansa natin na yung mga Pilipino, kung ituri nila, parang ganun lang. Yun na nakakalungkot isipin guys na dito talaga sa bansa natin, real talk ko lang tayo ha, real talk. Yung mga dayuhan dito sa atin, masyadong ginagalang. Diba? Sabihin nyo na sinungaling ako, pero yun talaga ang totoo na nangyayari. Pagka dayuhan, ginagalang yan. Dayo kasi sa bansa natin. Pero tayo sa bansa nila, ano, ginagalang ba tayo? Oo, sabihin natin, mayroon mga gumagalang, pero hindi ganyan ang asta ng mga Pilipino sa bansa nyo. Diba? Hindi porkit mga karamihan ng mga kababayan natin na pumunta ng bansa nyo, nangangamuha, nangangatulong. Ganun na ba kaliit? Lahat na ba ng mga Pilipino, ganun ang tingin mo sa kanila? Masyado na maliit? Umayos ka! Kung ako ang nakaharap mo, iwang ko lang, hindi kita imudmud ang pagmumukha mo sa kalsada, piste ka. Nagigigil ako sa iyo. Alam mo yun? Gigil na gigil ako sa inasal mo. Dito pa sa sariling bansa namin. Na. Kung ano yung batas namin dito, kung ano yung pinapatupad, sumunod ka kasi dayo ka. Kasi ang mga Pilipino na pupunta sa bansa nyo, sumusunod sa lahat ng mga roles. Bibihira mga Pilipino doon na nagbabayulit ng role. Kasi nga, ginagalang nila kasi dayo sila. Kayo, wala kayong pakialam sa bansa namin, sa mga roles, kung anong mayroon? Masyado na ba ganun kababa ang tingin nyo sa mga Pilipino? Diba? Na, kung hindi lang, nay, kung hindi lang masama magmura dito, minura-mura na kita. Babaita ka. Nagkataon lang na iba yung nakasagupa mo, pero kung ako, iwan ko lang kung saan ka napunta. Na, pasensya na kayo kababayan kasi ako talaga na bullshit sa kanya. Kumulo ang duogo ko, kaya na, pasensya na kayo. Hanggang dito na lang to guys. At ako talaga na, yan! Na, ang sarap ngat-ngatin. Pisti ka.